sa mga kababayan namin dyan, no? Hindi man pumapasok sa mga pastor siya si Marcoleta at si Kadot, iboto pa rin natin. Huwag tayong maniwala dun sa mga nakikita natin na lagi-lagi silang number one, lalo yung mga sa senador na yan. Lagi pasok yung mga datihang ng senador na wala namang ginagawa, puro pagtulik sa gobyerno natin. Di ba? Lagi silang number one eh. Pascal si Sergey, lagi silang number one. Number two, si Kadot na ito si Marcoleta, hindi pumapasok ng top 20, nagtataka ako. Sir, panawagan mo sir, na dapat palitan na natin yung doon naman, yung taong bayan, alam naman na yung totoo eh. No? Alam naman nila kung ano yung totoo, alam naman nila kung ano ba yung nagawa ng mga datihan na. Diba, nakita niyo naman yung mga... yung mga tiyan, diba? hindi naman doon. Alam niyo naman yung performance nila, mga kababayan. Lagi silang... tulog. Bukod doon sa tulog, no? Lagi silang kontra gobyerno. No? Kasi part ka ng government, dapat makiisa ka. Kung merong gustong baguhin about sa government, edi ayusin nyo pare-pareho, hindi yung magtuturo ka ng ganito, si ganyan. Kasi nga part ka nga ng government, hinalay ka ng taong bayan para ayusin yung bansa. Hindi para tulad sa inyong gobyerno na meron ka ngayon. Sir, anong mo sir? Anong channel mo pala? Joms TV yan. Subscribe niyo po ako. Ayan, Joms TV. Subscribe po Joms TV po mga hai. Mga kababayan. Joms TV po. Ayan, kasi ano naman tayo mga kababayan, no? Ako kasi dati po, no? Isa rin ako sa mga naniwala dati, mga kababayan, na masama yung Marcos. Kasi nga, sa libro natin eh. Ayun po yung sinasabi. Ayun po yung mga tinuturo. Ayun po yung mga, kaya yung ibang mga classmate ko, no, grabe. Pag makikita nyo sa social media, matatalino kasi, kabuti na lang, hindi ako ganun katalino eh. Nag-aaral kasi sila sa matataas na eskwelahan eh, yung makilala. Alam nyo na po yung, hindi ko nasasabihin, hindi ko nababanggitin. Doon sila galing, sa mga marami nga tumuturik sa gobyerno ng mga school. Kung sino-sino yun, alam nyo na po yun, huwag na natin banggitin. No? Doon sila galing. Kaya sabi ko, buti na lang ako, hindi ako ganun katalino. Pero naiintindihan ko yung simpleng bagay na ito. Namulat na ako eh. Lumabas sa social media. Dati, kuring-kuri ako doon sa mga ilawan na yan. Kasi ang gagaling, ang bubulak na kong salita. Siguro, ganun din naman kayo dati. Di ba? Pero ngayon, namulat na kasi tayo eh. Alam na natin yung mali sa tama. Alam na natin kung ano yung totoo sa hindi. Lalo na sa mga ini-interview natin, pare-pares ng sinasabi, pero iiba yung tao. Pwede mo palang makikita eh. Diba? Tapos yung mga kabataan nyo, iba yung iniisip about sa martial law, about dun sa naging diktator na si Ferdinand E. Marcos. Yung pagiging diktator ni Ferdinand E. Marcos, diktator sa mabuti. Hindi sa diktator sa masama. Kasi ang ginagawa niya, pinapatupad niya para sa taong bayan. Yung mga tumutuligsa lang talaga sa kanya, iyon yun. Yun yung mga nagkaroon ng mga casualty ng panahon ng martial law. Yung mga talagang salungat sa kagustuhan. Niya, no? Yung talagang hindi umaayon sa gusto ng gobyerno. Kaya talagang makikita mo sa mga in-interview natin, lalo na sa mga Cali survey, na gusto nilang ibalik yung martial law para may disiplina yung mga kabataan ngayon. Kasi ngayon, nawala na ng tiwala yung mga, nawala na ng respeto yung mga bata ngayon sa mga matatanda. Dati, ano yung maabutan mo mga karawan mo? Di ba, nag-dismiss ka pa pag may nakita ka rin? Yes, di ba, mga ganun eh, grabe. Nagumarana yung mga bata sa kalye. Di ba, kasi nga, nawala na yung pagka-disiplina, hindi katulad noon. Kaya mga kababayan, no, ito nga, no, bukod doon no, sa mga nakausap namin, yung martial law isa sa mga pinakamagandang gobyerno natin yan. Isa sa pinakamaganda, bakit ko nasabi? Kasi nga talagang disiplinado yung tao, talagang pag alas 6, talagang automatic. Tayo kailangan mong pauwiin eh. Yung ibang kabataan, no, hahabulin mo pa eh. No? Talagang kailangan pong mag-megaphone para umuwi. Pero ngayon, grabe mga kababayan, no? Talagang iba lang iba na yung ngayon kaysa sa dati. Kaya naman, pabor yung iba. Kaya tignan mo ha, kung ayaw nila ng martial law, bakit hindi nila nire-revise? Kaya hindi nila inaalis sa constitution natin. Kasi, di ba, ayaw nila ng martial law, masama daw, pero bakit andun pa rin siya? Kasi nga, maganda nga yung layunin ng martial law.
maganda yung layunin kayo, hindi nila inaalis. Diba? Talagang ito na lang yung ginagawa nilang palusot o kanilang sinasabi para masiraan yung talaga yung administrasyong Marcos noong hanggang ngayon. Kasi nga, ayun na, 35 years na yung lumipas. Ayun pa rin at ayun pa rin. No, nagkaroon na nga ng anak, ako, yung iba. Ayun pa rin yung mga bukang bibig nila. No, kaya nga doon sa mga petitioners, siguro inaabangan nila ang pagkakataong ito para mag-inay ulit. Kasi ito yung trabaho nila eh. Magkakapera sila sa panahon ng ganito eh. Naglabas na naman ng desisyon ng COMELEC. Dito lagi sila lumalabas yung mga nagpipetition eh. Di ba? Kaya asahan natin. Baka mamaya, ilang araw na lang, andito na naman sila mag-rally. Andito na naman sila mananawagan sa COMELEC. Andito na naman sila magpapasa ng mga maraming signature. No? So, ano man yung mga kababayan, wag nating nahayaan na ma-brainwash nila. Kasi ito na nga yung COMELEC ko, nakailang petition na basura na sila. No? Kaya doon sa mga magpipetition, maawa naman kayo sa COMELEC. Maghahalalan na, marami pa yung gagawin. Oo, nahati yung oras nila sa ginagawa ng mga petitioner. Tanawagan mo sa anak bayan. Anak bayan, no? Sa mga anak bayan, ito ba yung party list? O sa mga party list na tiwali? Alam naman natin kung sino yung mga yan. Maawa naman kayo sa gobyerno natin, nasasayang yung pondo sa inyo, tumulong na lang kayo. Diba? Sabi nga ni tatay kanina, no? Yan ang sabi nga ni tatay, napunta na sa inyo yung pondo ng mga Aquino. Diba? Napunta na kasi bakit? Lagi kayo sinusuportahan. Kasi saan kumukuha ng pondo yan? Nag-rally lagi eh. Diba? Tapos pag tinanan mo naman yung mga nag-rally, yung mga nagbibit-bit ng mga Katolina, napasama lang po ako. Ibig sabihin, hindi nila alam yung pinaglalaban nila. Siguro nga dahil sa kahirapan ng buhay ngayon, kaya sila napapasamli sa mga ganong aktibidades. Hindi naman natin sila masisisi. Kasi nga, sino ba naman ang tatanggi? Tatayo ka lang. Kaya lang, syempre, kahihiyan na nila yun. Kapag nakita sila sa social media. So ayan mga kababayan, no? At dito sir, mabuhay ka Sir Jom, isang ating speaker vlogger. Yan. Yan, wala naman po tayong alam sa politika. Si Jones TV. Yan, wala naman tayong alam sa politika, no? Pero alam natin yung mga simpleng bagay na ganito. Namulat na kasi yung tao eh. Kasi tayo dati, 'di ba, nalason yung isipan natin. Ayun kasi yung tinatak sa isipan natin eh, na masama sila, na mabuti ito. So ngayon, nabaliktad na, kaya ayaw nilang tanggapin. No, ayaw nilang matanggap yung mga ayaw nilang tanggapin na nabago na yung isipan natin. Yun lang yun. Kasi tignan mo, lahat ginagawa nila ngayon, lalo na yung mga trolls sa Facebook. Yung mga trolls sa Facebook, no, grabe, sobrang dami. At pag tinignan mo yung mga background nila, gawa lang ng Facebook. Tapos kung ano-ano yung sinasabi. Diba? So malalaman mo doon na talagang nandyan sila para sirain si ano. Siyempre yun yung trabaho nila lalo ngayon. Lapas na kung ano yung COMELEC. Tignan nyo mamaya. Dutumugin na naman yung Facebook. Gising na naman yung mga trolls. Hanggang madaling araw yan. Hanggang madaling araw po yan. Di yan titigil. No? Kasi nga ayaw nila doon sa mga ganitong sa ganito. Pero alam ko sa mga trolls nila, gusto nila yung mga ganito, yung hindi na-disqualify si BBM. Kasi bakit ikita ulit sila eh? Oo, magpipimpindot na naman sila eh. Di ba? Ay, nako yan, mga pare-parehas na yung mga trolls na yan. Kaya kawawa naman yung COMELEC kapag lagi silang nagpapasa ng petition. Kaya siguro tapos na yung pagbibigay ng COMELEC ng ano, no, ng deadline, no? Kaya ano kaya yung next step? Ayun yung aabangan natin. Kung ano yung next step ng mga nagpapasa ng petisyon, no? Kasi nga, yung ilan sa mga nakausap natin dati na nag-rally dito, hindi sila titigil hanggat maupo na si Marcos. Kung si Marcos man yung maupo, at sigurado tayo, no? Kasi nga, million tayo, hindi pa rin sila titigil, no? Ano kaya yung motibo nila? Bakit ayaw nilang tantanan si BPM? Ano kaya yung dahilan, no? Ano kaya yung gusto nilang iparating, no? Kahit sino atang pangulo na iupo mo against sila. No? So, kawawa naman yung bansa natin. Kaya nga, ito nga yung BBM unit team, BBM Sara unit team, pinagkaisa na tayo eh. No? Pinagkaisa na tayo para magkaisan tayo, magsama-sama tayo. Huwag tayong papares dun sa mga ginagawa ng mga kalaban. Pero syempre, laging binabato nila sa atin. Ay, naku, nalason na kayo, bumising kayo.
Hindi ko lang ang ma-reply. Ayoko lang kasi makipag-away sa mga trolls. Kasi nga, huwag tayong bumaba sa level nila. Hindi natin sila ka-level. Kasi kahit anong ibato natin, kahit anong paliwanag natin sa kanila, pipikit lang yung mga yan. No? Aalis, baliwala lang sa kanila yung sinasabi natin. Kaya huwag lang natin patulan. Kasi nga, tayo lang yung maano. Tayo lang magiging ka-level natin sila. Papatol tayo sa kanila. Bababa lang yung dignidad natin. No? Nababa lang dignidad natin. Kasi, bakit natin sila papatulan? Alam naman na natin yung katotohanan. Pero may ilang pa rin, no? May ilang pa rin. Sana mayanig na yung, kung pwede nga lang kami na mag-magic, no? Maging smart-matic para mamagic din namin yung mga nangyayari sa inyo. No? Kasi nga, kawawa. Kawawa yung taong bayan, lalo na yung mga kabataan ngayon, na talaga iba yung pag-iisip. No? Kulang na nga lang eh. Kulang na nga lang sakali nila si BBM para wag lang no? Kasi ang dami nilang sinasabi, ako minsan nasasaktan ako pag sinasabihan si BBM ng mga ganun. Pero natutuwa din ako kasi nga napapansin nila si BBM na hindi sumasagot sa mga paratang nila. Yun din yung nagustuhan ko kay BBM. Kaya talagang saludo ko kay BBM kung nasan man siya ngayon. Talagang gabayan siya ni Lord kasi maraming matang nakatingin sa kanya. No, maraming mata ang umaalipid sa kanya. Kaya nga siguro, na-stop muna din yung caravan. No? Talagang kasi naging mainit na siya eh. Wala namang ibang gagawin yung kalaban. Hahanap at hahanap na naman niya na pwedeng gagawin para maanuhan siya. Magputasan siya, masiraan siya. O, di ba? Kaya yun, doble ingat lang. At tayong mga supporters, magkaisa lang. Tsaka yung mga talagang sumusuporta kay Inday Sara, no? Salamat din kay Mayor Inday na panawagan natin kay Mayor Inday. Talagang mayroong isang salita. Kaya talagang ang ganda talaga pag naging Vice President to si Mayor Inday. Eh. Talagang kompleto ricados. No? Isang mahusay na leader, BBM. Isang may paniningigan at matapang na Mayor Inday. Pag ito pinagsanid mo, naku, tapos ang boxing. Tapos ang kahirapan. Naginhawaan naman yung kasunod, no? Magpapatuloy sa mga sinimulan ni Pangulong Duterte. At ito ang maganda, no? At ito yung maganda. Ito yung maganda kapag sila na yung dalawa, tapos yung magiging Senate President, ayan yung maganda yan, inaabangan natin yan, pati yung House Speaker. Kasi lahat ng mga pwedeng ipasa ng mga senador, no? Talagang mabilis ma-actionan. Kaya naman sana iboto nyo yung Larry Gadon tsaka si Marcoleta, parang awa nyo na. Palapasin naman natin sa Pascal sa survey. Laging wala eh. Manawagan naman tayo sa ano. Mag-value survey tayo ng senatorial candidate. Oo. Kasi tingnan natin kung sino ba talaga ang mamumuna. Sa senatorial kasi, hindi sila lumalabas sa Pascal sa survey. Pero sa mga kaya survey natin, lagi sila yung dalawang pinag-uusapan. I-check naman natin kasi baka mamaya hindi na daya. Katulad dati, nung si BBM, wala pang value survey. Sinadaya na binigay. Pero ngayon, di ba? Tignan nyo hindi na siguro nila madaya yung Pascal Social Day kasi nga, sobrang laki na ng lamang eh. Ang layo na ng hindi nila pwedeng biglang umangat yung isa. Di ba nga sa Caloocan City, saludo ko sa mga taga Caloocan, no, 70% mahigit kung maano nyo. Talagang solid sila. Tsaka yung Cavite, kay Governor Remulla. Nakakabulol. Talagang naglabas ng pahayag, no? Naglabas ng pahayag. Iyon yung tunay na talagang hindi nagtatago. Di ba? Kasi yung iba nagtatago eh. Kasi baka mamaya hindi kami dalhin nito. Di ba? Oh? Baka yung mga supporters nito dito hindi kami ipot. Hindi, siya talaga naglabas ng kung ngayon na nga lang daw yung halalan, panalo na sa BBM sa Cavite. Diba? Mayroon pang rebilya doon. Diba? Alam naman natin yung rebilya. At yung baluarte nga ng kalaban ngayon si Senator Lacson Diba? Ang layo ng agwat. Ang gusto at pulso ng taong bayan, BBM, Sara. Ang layo. No? Ang layo. Kaya sa mga taga Visayas, Mindanao dyan, asahan nyo yung suporta ng mga taga-noon kasi Mayor Inday kasi talagang mahal na mahal namin si Mayor Inday.